tawagin nyo na lamang ako sa pangalang Aika. 22 years old at kasalukuyang nakatira dito sa Paranaque. May live-in partner na ako na itago na lamang din natin sa pangalang Noel. 26 years old na po siya. Actually, hindi naman talaga sa kanya iikot ang kwentong babasahin ninyo sa inyong programa sakaling mapili po ninyo ang storya ko. Didiretsuhin ko na kayo, Kuya Poy. Ang totoo niyan, ang problemang ilalapit ko ay patungkol sa aking bayaw na hilaw na itago na lamang natin sa pangalang Ron, 28 years old, kuya ni Noel. Hirap ako ngayon sa sitwasyon ko at hanggang nito nga lang nakaraan, palaisipan pa rin sa akin kung papaano ko malalampasan ang krisis na ito sa buhay ko. Kuya Poy, ang kapatid kasi ng live-in partner kong si Ron ay may pagtingin pala sa akin. Opo, gusto ako ni Ron at nangyari yon matapos ang confession niya sa akin nito lamang January. Ang paliwanag pa nga ni Ron, hindi na raw ito basta-basta biro lang na nararamdaman niya para sa akin dahil sobra na raw ang pagmamahal na nararamdaman niya. Sobra akong natakot sa mga sinabing yun sa akin ng aking bayaw na hilaw. At mas lalong napatindig pa ang balahibo ko nang sabihin niyang na-o-obsess na raw siya sa akin. Nasa tindi ng pagkagusto niya ay nagawa niyang halikan at yakapin ako ng makailang beses, Kuya Poy. At dahil sa sunod-sunod na insidenteng yun ay nagawa ko na rin siyang kumprontahin at ipagdiinang hindi ko siya gusto. Kuya Poy, sobrang mahal ko ang live-in partner ko na si Noel at niminsan ay hindi ko kinonsidera na mapunta ako sa kapatid niyang si Ron. Grabe talaga yung eksenang yun. Sa kabila niya, nagawa pa rin ipaglaban ni Ron ang kanyang nararamdaman para sa akin. Dahil ayon sa kanya, kaya niya raw isakripisyo ang 4 na taong relasyon niya sa kanyang asawa. Bigyan ko lamang daw siya ng pagkakataong mas makilala pa siya ng lubusan. Kuya Poy, wala akong balak na manira ng pamilya at higit sa lahat, wala na akong mahihiling pa sa live-in partner kong si Noel. Hanggang ngayon ay nangungulit pa rin si Ron at hanggang ngayon ay hindi ko na alam kung papaano ko siya pahihintuin sa ginagawang pamimilit niya sa akin. Ayoko ng gulo at ayoko namang ma-misunderstood ako ng ibang mga tao nang dahil sa napakalaking kahihiyan ito sakaling mangyari yon. Kaya nga umaasa ako na sana mapili ninyo ang kwento ko sa isa sa mga episode ng Dear Kuya Poy dahil ayoko ng magbigay ng isipin pa sa live-in partner kong si Noel. Hindi ko alam kung papaano sasabihin sa kanya. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba. O hindi ko alam kung sino ba ang tamang taong mapagsasabihan ko ng sikretong ito. Malaking tulong po ang inyong payo, Kuya Poy, at lahat ng walang sawang nakatutok sa inyong programang H2H sa True FM. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang at umaasa sa kasagutan, Aika. Especially for you. Napakinggan nga natin ang kwentong ibinahagi nitong si Aika. Aba, Aikaw talaga ha, Aika. pero kita nyo naman, hindi ho basta-basta, hindi naman sa ayaw nating seryosohin yung ganitong klase ng mga kwento. Pero nakakatakot yan, dahil kasama mo sa loob ng bahay, nandun lang sa pinagkikilusan nyo. At tama, alam nyo yung iniisip ni Aika na hindi niya alam, tama ba sabihin niya doon sa live-in partner niya at isumbong itong bayaw niyang hilaw. Oh, bakit bayaw na hilaw? Eh, live-in nga sila. Hindi pa naman sila kasal nung partner niyang si Noel. Eh, kaya ho ganoon. Tapos bigla tapos sinabi pa na obsessed na siya kay Aika. Naku, this guy must be sick in the head. Hindi mo talaga seryosohin ang isang tao na ganyan, na
Nitong January, nagtapat sa'yo ng damdamin. Pagkatapos, ay iiwanan na yung karelasyon din niya na nakakasama mo rin. Aba, teka lang. Ako, hindi ako magsasabi ng ganda mo naman, Ate Aika. Or, I don't know, hindi naman yun nung pinaghuhusgahan natin. Ano? Oh, pero ako, para kay Ron. Ay nako, Ron. Sa mga katulad ni Ron. You've been watching too much, ano ha? You've been watching too much porn. Oh, yung mga ganyan na mga eksena, hindi tama yan. Hindi nangyayari yan sa tunay na buhay. Kaya ako, gusto ko munang palakpakan itong si Aika. Oo, dahil sa kanyang lakas ng loob na tanggihan. Natanggihan at sabihin na hindi talaga pwede itong gusto mo mangyari, Ron, dahil ako na ang live-in partner ng kapatid mo na mas nakababata. Oo, hindi naman hupe pwede kasi, alam nyo, sa mga magkakapatid, maganda na nakikita natin sa kanila na nagsishare ng mga bagay-bagay, hindi na mga tao. Oo, hindi ho tao ang sineshare. Oo, yung ganyan, yung pagmamahal, i-share, yan, pwede. O, pero sa ganito, no, I don't know, baka mas malalim pa ito, Aika, eh. Dito sa ganito, baka merong hidden ingit itong si Ron sa kanyang kapatid. Pero let's not even go into that. No, doon sa eksenang yun. Dito na lang. Oh, alam mo, ang pinakamaganda na magagawa mo para kay Ron o para matigil na talaga si Ron is wala. Kay magalit, kay hindi maniwala sa una yung kapatid niyang si Noel, kailangan malaman ni Noel. Diba? Na kahit na maganda ang kanyang ipinakikisama pero yung kapatid niya, ayan na nga, nag-take advantage na nga sa'yo. Diba? Pinwersa ka na. Eh talagang magkakagulo, talagang magkakaroon ng awayan yan. Kailangan mo nang sabihin din yan. The soonest possible time. Diba? Lalo na nga doon sa partner mo na si Noel. Lalo yan, sigurado ka naman. Eh, mahirap kasing kumilos sa isang lugar, sa isang bahay, kahit pa nasa kabilang pinto sila. Tapos, nandyan, pagkaalis, papunta sa trabaho, yung live-in partner mo, eh, nandyan siya, bigla nga ali-aligid. Yan na naman, naamin na naman ng kanyang pag-ibig kuno sa'yo dahil wala rin yung... delikado yan. Oh, kaya kailangan ng tulong ni Ron na maunawaan yan at walang ibang tao na magsasabi sa kanya ron at kukumpronta sa kanya dahil ikaw, you've done your part, di ba? Kinumpronta mo na siya, ayaw makinig, pinwersa ka pa nga, mali yun ha, pwede mo nga siyang pwede mo siyang maireklamo pa, pwede mo siyang attempted something, acts of lasciviousness. O yan, pwede mo siyang makasuhan pa ng gano'n. Pero, diba, nandyan si Noel para mag-decide kung itutuloy yan. Dahil isang skandalo yan sa loob ng pamilya na hanggat maaari ay makontrol na. Magigising sa katotohanan yan si Ron, sa totoo lang. O, yung pagkagusto niya sa'yo, yung pagsasabi niya na iiwan niya yung karelasyon niya for you, yung ganyan, maano yan, biglang mabubuhusan ng tubig yan kapag ka nakausap na nung kapatid yan na si Noel. Okay, yung partner mo mismo. Pero syempre, alalayan mo naman yung dalawa. Hindi na, lalo na sa kung magalit ang mga tao ngayon, kung anong madampot, diba? Eh, magkapatid pa rin at magkapatid yan. O, wag naman naabot dun sa malalang... malalang engkwentro pero walang walang ibang paraan para sabihin niya. Kung sa tingin mo ay medyo may sa violente itong si Ron at yung asawa mo kahit mabait ay para nagdidilim din ng paningin, pwede naman kayong pumunta sa lupon ng mga tagapamayapa sa barangay ninyo. Yan, para mapag-usap itong magkapatid na to. Oh, ganun muna. Kung hindi nyo, kung sa tingin mo hindi mo kaya mapigilan sakaling sumilakbo yung galit ng magkapatid, magpatulong kayo sa ibang mga tao. Okay, na neutral. Ha, neutral at walang kakampihan. O yun, may lupon ng tagapamayapa, kaya hunan dyan sila. Kasama sila sa mga nangako magsisilbi rin sa atin, di ba? Okay, pwede natin silang pakinabangan.